hindi pa to ubos, oh. Busin natin to. Cheers! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Diego. Pag nakita niyang wala ako sa tabi niya, magagalit yun. Eh, pakialam ko kung magalit yung asawa mo. Monica, best friend mo ko? Dapat dinadamayan mo ako sa lahat ng problema ko. Yung tayo. Oh, diba? Hindi mo naman kailangan maging malungkot eh. May handang dumami sa'yo. Handang tulungan ka para makapagsimula na bagong buhay. Seryo ako yun. Nandito ako. Tulungan kitang makalimutan si Marimar. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Sarah. Alam mo, Monica, kahit mukhang nanalo na yan si Marimar sa laban namin, palagi ko nalang iniisip na pagdating sa totoong aspeto ng buhay, talunan pa rin siya. Talunan? Ang ganda-ganda kaya ng buhay ngayon ni Marimar. Paano mo naman nasabing talunan siya? Oo nga, maganda siya, mayaman siya, sikat siya. Kilala siya ng lahat, hinahangaan siya. Pero masaya ba siya? Hindi. Hindi siya masaya dahil wala sa kanya si Seryo. Ako na paghiwalay ng pagsasama nilang dalawa. At yun, yun ang pinakaganti ko sa kanila. So, let's drink to that. Para kay Marimar at Seryo, sana habang buhay silang maging miserable. Sarimal, mahal kita. Ano, 12 na pala? Kailangan ko nang umalis. Oh, alis ka na. Mamaya na. Babalik na lang ako bukas. Anong oras? Tanghali. Tagal naman nun. Sana pagising ko nandito ka na sa tabi ko. Napaka-demanding naman yata ng pasyente ko. Renato, meron pa akong ibang pasyenteng kailangan dalawin dito. Saka hindi lang naman ikaw ang binibisita ko sa ospital na to. So, I really have to go, okay? Ano mabubunta? Meron na ako imi-meet. Sino? May date ka ba? May asawa ka na ba? Wala. Boyfriend? I don't think it's any of your business. So, I really have to go. Good night. Grabe! Sigurado pag-uusapan si Ma'am Bella dahil sa pag-atrasa sa kasal. Kawawa din naman si Sir Rodolfo. So, ano ba ka? Anong kawawa doon? Eh, mabuti nga yun eh. Kisa magpakasal sila ng dili nila labsan sa tisa. Mabuti nga yun. Nagdesisyon na si Inday na talagang wala ng weddings. Hindi wala. Saan mo nagpunta si Ma'am Bella?
gagawin ko. Pero handa na ako sabihin sa'yo ang katotohanan, Sirio. Ay, sa Sirio! Yung makipag-talks daw siya. Gusto niya nga ma-confirms, ma-fails niya, ma-loves talaga siya ni sa Sirio. But kapag na-fails daw niya yun, sure ako, magkabalikan sila, mabuo ang kanilang pamilis. Talaga? Sana kung Rosie, magkabalikan na sila. Na ako. Fails na ako. Nga magkabalikan talaga silang duha. I swear. Diyos mio, Marimar. Ang bilis mo namang naka-uwi, oh. Nagkwento ka naman. Nagkabalikan na ba kayo ni Sergio? Day! Day, kamusta ang talk ngayon ni Sir Sergio? Okay? Hindi maganda ang kinalabasan, Day. Hindi na lang sana ako nagpunta po. Ay, ay, ay. Mukhang sablay ang pagbabalikan, ha? Hindi, ano ba ang nangyari? Hindi ko na lang sana hinayaan yung sarili ko na umasa na naman ako sa wala. Umasa na naman ako sa mali. Teka lang. Dili ko makaintindi, Day. Me too. Yo, what's going on? Ano bang gusto niyo mong sabihin? Ano?
Nakita ko si Sergio. At saka si Pasensya. Nag-ahalikan sila. Kaya pala ako tinarido ni Inosensya. May relasyon silang dalawa ni Sergio. Nung una si Angelica. Tapos naman din si Inosensya. Ika. Sorry ba ka, Inday? Baka. Yung nakita ni mo nga parang nagalikan, hindi naman pala. Kaya nag-uusap lang. Hindi ako bulag. Kurason alam ko kung anong nakita ko. Pero Inday, dili magagawa ni Sir Sirio yan ni mo. Mahal na mahal ka niya eh. Ang iisip na ko na may lehem talaga na pagmamahal kay Sir Sirio, alam niyo mo kung sino? Sino-sinsya? Tama na! Lagi mo yung pinagtataguy yung walang kwentang lalaki na yan. Kurasa, pagod na ako umiyak. Ayoko na umiyak. Hindi siya karapat dapat iyakan at lalo hindi siya karapat dapat mahalin. Tangkad-tangkad niya, tapos ang guwapo-guwapo. Nagkautal-utal nga ako nung tinanong niya yung pangalan ko eh. Ito pa, tinititigan niya ako para akong natutulong na kandila. Alam mo yung ganung feeling, ha? Hindi. At saka alam mo, sa totoo lang, di naman ako interesado sa kwento mo. Che, palibasa tumanda ka ng dalaga. Sir, pakipirmahan na lang po. Boss, kamusta ka na? Sakit ang ulo ko. Ang mga tao ngayon, init na mga ulo. Pagbasa na nga ng diaryo. Sir, okay lang po ba kayo? Kasi nung umalis ako sa bahay niyo kagabi, tulog na tulog kayo eh. Hindi ko na kayo ginising. Ang galing ka sa bahay? Ikaw na lang ang mag-represent sa lahat ng meetings ko. Tapos i-email mo na lang sa akin. You still have papers to sign? Pipirmahan kong lahat yung bago ako umalis. Yung tickets namin. Nakabook na. Thank you. Going away somewhere? Oo. Hindi mo ba natatandaan? Hindi. Wala kang natatandaan na kahit anong nangyari kagabi? Medyo na parami inom ko. Bakit? May nangyari ba kagabi? Wala. Wala nangyari. Babalik na kami sa Amerika. Doon na muna kami ni Crusita. Masyado kasi mabilis at magulong nangyari sa buhay ko. Gusto ko muna magpahinga. Gusto mo rin iwasan yung mga usap-usapan ng mga tao tungkol sa ating dalawa. Rodolfo, alam ko malaking kasalanan ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para maintindihan mo ako. Maniwala ka sa akin. Hindi kita gustong saktan. Akala ko kasi kaya ko magpakasal kahit hindi kita mahal. Di pala. Rodolfo, patawarin mo ako. Sample computation ako. Gusto ko kasi malaman kung mas mura sila sa Vele's Auto Parts and Service.
Seryo. Ah, sorry. You were saying? Alam pare, kung wala ka sa mga makipag-uusap to ko sa business, iset na lang natin to sa ibang araw. Para kasi ako nakikipag-usap sa hangin. Esensya. Alam mo na ako pinagdadaan ako, hindi ba? Esensya ka na rin. Medyo sumagising ka. Nang iniwanan mo ako sa simbahan, galit na galit ako sa'yo. Nakita ko yung mga tingin sa akin ng mga tao. Awa-awa sila sa akin eh. Awa-awa sila sa akin dahil sa akong saninis. Kaya ako umalis agad ng simbahan. Gusto kitang puntahan agad. Gusto kita awahin. Pero buti na lang hindi mo ako hinarap. Kasi na-realize ko rin naman na di lang naman ikaw may kasalanan eh. Ako din. So, umpisa pa lang, alam ko naman na wala yung puso mo sa pagpapakasal natin and yet pinilit ko pa rin. I refuse to admit na hindi mo ako mahal. Adolfo, patawarin ko. Sayang, I still believe we're a good match. Pero huwag kalala. Hindi ko na pagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Tanggap ko na na hindi tayo para sa isa't isa. Rodolfo, pwede naman tayo maging magkaibigan, hindi ba? Well, I don't see any reasons why we shouldn't. Pwede ba huwag magsisigaw? Nakakasakit sa ulo eh. Hoseng, siguradong mawawalang init ng ulo nyo sa ibabalita ako sa inyo. Ano ba yun? Ito, yung kasal niya sa ninisak ni Marimar. Hindi natuloy. Ayan o. Dahil sa huling yung tunang seremonya, si Marimar umurong. Hoseng, ibig sabihin, hindi pa kasal si Marimar. Hello, Corazon. Sir? Corazon, pwede ko ba makausap si Marimar? Sir? Corazon, please, nakikiusap ko sa'yo. Kailangan ko siya makausap. Sir, Sirio, nasa office eh. Pero sir, may sasabihin ako sa'yo, sir. Ano yan? Si Mama Rimar, si Cruzeta, parang mag-alis, sir eh. Parang pagpunta sa Amerika. Ano? Kailan na alis niyo? Sa Miraculous. Wow, bilis ah. Parang nagmamadali ka talagang makalayo dito. Gusto ko na talaga makaalis dito. Kailan balik niyo? Hindi ko alam. Sa isang buwan, sa isang taon, bahala na. Balik ka agad ah. Pwede mo naman akong dalawin doon. Remark, sabi mo yun. Seryo, pinapalitan ako dito. Kung makialam, hindi ka gusto makausap. Ito na balitaan ko alis na ko. Kay ni Cruzita. Ito ba? Pupunta kayong Amerika. Hindi ako papayag mong alam. At sino ka para pigilin ako? Desisyon ko yun, hindi sa'yo. Kung gusto mo umalis, umalis ka. Huwag mo sasama si Cruzita. At bakit? Wala kang karapatan sa anak ko. Gagawin ko anong gusto kong gawin. Sir, magkikiusap ako sa'yo. Huwag kang makialam dito sa aking pamilya to. Ang pamilya pa? Sinabi, huwag kang makialam eh! Ha? Tama na! Ulit mo eh! Umalis ka na! Ano mo gawin to? Bakit hindi mo na lang ako hayaang maging ama sa anak ko? Hindi!
hindi mo na makikita si Crucita kahit kailan. Hindi pwede yan. Huwag mo na antay, may gawin pa ako masama para makita ko saan. Marimar, huwag mo tatalikuran! Tama! Marimar! Tama nang ilayo mo si Crucita. Kahit saan ka pa magpunta, hanapin kita. Marimar, ang buwako mahal mo. Aking ka lang! Aking ka lang! Sino? Yung may takipang isang mata? Bagong lipat lang yan dito. Bakit? Interesado ka ba sa kanya? Bakit hindi? Eh, maganda at sexy naman eh. Sexy! Bago gusto mong tumibon muna dito. Oh. Ah, Ben. Sabi sa inyo, wala kayong bilip sa akin eh. Sabi sa akin, pumunta rin si Doc Ria ngayon. Katatawag lang, di na makakadaan dito sa ospital. Binili lang kay Doc Manuel yung mga pasyente niya. Oh, bakit daw? Aba, malay ko. Wala naman sinabi. Meron ba siyang ibang pinagkakaabalahan? Hindi ko alam. Walang nakakaalam dito sa loob ng ospital sa tungkol sa buhay niya. Mm-hmm. Although, kay Ate Betty, sa kwento niya. Sino yan? Yung head dito sa ospital, papakilala kita sa kanya. Hoy, hindi ako aso para sitsitan mo, ha? Pero, tama ka. Sexy nga. Hindi ka tulad nung katabi mo. Normal naman ako. May ilong, dalawang tenga at dalawang mata. Eh, ikaw. Eh, kung tinutusok ko yung dalawang mata mo. Yan ang gusto ko sa babae. Yung palaban. Ang gusto ko naman sa lalaki, yung maraming datong. Datong ba? Ito. Datong ba to? Pwede sumalis ka dyan. Ako ang bagay dyan. Nag-i-intern pa lang si Doc Ria dito. Meron siyang boyfriend, si Ronaldo. Madalas na dumadalaw yung lalaki dito. Hatid sundo lagi si Doc Ria. Ang usapan nun, pagka naging ganap na doktor na si Doc Ria, magpapakasal na sila. Anong nangyari? Naaksidente yung lalaki. Matagal din na na-comatose. At dahil lumalaki na yung bayarin sa ospital, ayun, tinanggalan na ng life support at namatay na siya. Teka, alam nyo parang nakakamukha nyo nga eh. Nakakahood niya si Ronaldo. Salamat sa akin dito, ha? Na kaya naman sa inaabala pa kita. Baba, gusto ko makasigurado na ligtas ka. Gabi talaga yung seryo na yan, ano? Ayaw ko talaga tigilan. Ay, nako. Pati hindi ka kaya magdagdag ng bodyguards dito. Baka may maisip na namang gawing masama sa'yo yan. Huwag kang mag-alala. Kaya kong alagaan si Crucita at kaya ko din alagaan ang sarili ko. Yaya ko, Rizal, ba't kailangan po akong pumunta sa States? Gusto ko dito. Ay, naku, bibigil. Bakit naman ayaw ni mo doon sa Amerika? Maganda naman doon, malamig, may snows naman doon. At saka, marami kang friends doon, di ba? Yeah, I have my friends there. Pero nandito ang daddy ko. Pag umayos kami ni mami, hindi ko na makikita si daddy. Eh, Crucita, kahit naman nandito lang ka, hindi naman din magpayag ang mami ni mo nga magkita kayo ng daddy ni mo eh. Oh, it's the same. You're right, Yaya. Sana nga magkabaligtan naman si mami at daddy. Boss, ano? Pupunta ng Amerika si Crucita at saka si Marimar? Yun ang sabi niya. Kaya mangyari yun. Ayaw ka na naman. Ano naman magagawa mo kung gusto ni Marimar? Hindi mo naman siya kayang pigilan. Estom, yung utang ni Badong, singilin mo na. Hindi nagbayad. Tumang connection para magtanda. Ha? Sige. Ano bang racket mo? Iba-iba. Racket bahay, sugal, kidnap for ransom. Talaga? Carlito, kung may papakidnap ba ako sa'yo, magagawa mo?
Alam ko yun. Pero maganda na yung nag-iingat ka. Salamat sa concern. Anyway, sige. Mauuna na ako, ha? Gusto mo mag-dinner dito? Hindi na. Eh, pupuntahan ako eh. May date ka? Well, diba sabi nga nila, para daw hindi mo maramdaman yung pagkawala ng isang bagay, maramdaman na lang agad. Oh, sige, mag-ingat ka, ha? Sige. Mauuna na ako, ha? Sige. Bye-bye. If you need anything, just call me. Bye. Ingat ka. Mayroong mga bagay sa buhay na diling mapagkaunawaan ng mga matatanda at hindi din naman naintindihan ng mga bata. But it's so unfair. Bakit yung ibang kids kasama nila yung pareho nila magulang? It's unfair talaga. Pero ako, nag-pray ako kay Lords na sana matupad na ang wish natin na magkabalik ka na ang daddy o mami niyo. Ah, basta. Gagawa akong paraan para mapigilan siya. Ano po, ayan ka na naman, bossing. Tapos mamaya, pakulong ka na naman ni Marimar. Wala akong pakialam. Kahit ilang beses pa niya ako pakulong. Kasi importante sa akin, mabawi siya. Boss! Uy, boss! Ako pupunta! Biglang umalis si Seryo? Hindi mo lang niya binanggit kung saan siya pumunta? Hindi nga eh. Saka kanina ko pa tinatawagan ng lolo mo. Naka-off! Cannot be reached! Nakakabahan na talaga ako, Antonio. Tingin ko wala naman siguro masama nangyari kay Seryo. Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Ang iniisip ko yung kung anong pwedeng gawin ni Seryo. Kanino? Kay Marimar. Kasi nabalitaan niya papunta na ng Amerika si Marimar. Ang sabi niya sa akin, kahit na anong mangyari, gagawa ng paraan para pigilan siya. Sus, ano ba ang nangyari ninyo? Tatlo-tatlo na kamo eh, tulo na kamo! Ipasok pa rin ang balay natin, ano nangyari? Eh, hindi ko nga alam eh. Basta bigla na lang parang may tumusok sa likod. Nahilo ko eh. Nadadahilan pa ka! Ang sabihin ninyo, nang inuman kamong tulo, kaya nakatulog kayo! Hindi! Hindi ba ang rason? Saan ay huli, Mang Bilya? Ano na nangyari doon? Bossing, alam mo naman yung taong yung pagdesperado, padalos-dalos kung kumilos, hindi nag-iisip. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sige na pala.
siya para mag-breakfast. Pagtingin ako, wala naman na siya eh. Uminahon ka muna, pero baka may pinuntahan o kaya tinawagan mo na ba yung cellphone niya? Sir, nandito po ang cellphone niya eh. Nandito din ang bags niya. Sir, baka may nalukot dun kay Ma'am Billy ah. Corazon, imposible ang sinasabi mo. Ang dami-daming guards dito. Nasaan ba kayo buong magdamag? Alam ko. Kaya nga niya kinidnap si Crucita eh. Dahil gusto niya paaminin si Marimar kung anong tunoy na pagkatao nito. Kaya niya kinidnap yung bata. Ano ba tumatakbo sa isip ni Bossing? Eh, alam mo naman ang tao, kapag mapuso, mauuwi lang sa kapahamakan niya. Sir, ginimitan kami ng stun gun eh. Tapos yung isang kasama ko, pinalo sa ulo. Sumawag ka na ba ng pulis? Hayop na yun, nag-kidnap-kidnap kay Ma'am Billy ah. Kasama mo ako sa kwarto. Sino ka nung kailangan mo sa bago kung ginagawa sa akin to? Hindi mo na kailangan makakilala kung sino pa ako. Sa totoo lang, wala naman akong kailangan sa'yo. Napag-utusan lang ako na kidnapin ka. Sino nag-utusan sa'yo? Sabihin mo sa akin, sino? Bakit kasi kalimutan niya na si Marimar? Ano ba naman, Tonyo? Hindi maaari yan dahil mahal na mahal ni Bossing si Marimar. Hindi niya kaya mawala si Marimar sa buhay niya. Gagawad kang gawa siya ng paraan para matawin siya. Lagi naman ako mabango eh. Nakakagigil ka. Sayang, may ilamat na yung mukha mo. Pero, okay lang yan. Pag madilim naman eh, hindi nakita yung peklat mo. Carlito? Ano na palang balita din sa request ko sa'yo? Sino nagtuto sa'yo sabihin mo sa akin? Kilala mo rin. Siya ba yan? Sabi mo gusto ko siya makausap. Ayaw siya! Ayaw kaya! Kailan niyo pa huling nakita at nakasama si Mixie at Tama? Kagabi. Magkasama kami. Wala akong lagatid sa kanya dito kagabi. Ikaw, natatandaan mo pa ba kung anong oras mo huling nakita ako mo? Ayun nga po eh. Gabi eh, bago na ko napatulog, ang iyang anak, gibigyan pa na ako siya ng milk eh. Tapos, nagtuhog na ko sa kwarto namin. Pag umaga na, magising ko niya for breakfast, wala na siya eh. Wala. Isi-isi ka lang. Mag-concentrate ka muna kung paano mo papaligayahin. May papangako mo ba sa akin na madadala mo sa impyerno si Marimar? Kapag dinala kita ulit sa langit. Ako pa. Malay mo, maya-maya lang eh. May sorpresa ako para sa'yo. Hello, sir. Nagawa ko na yung pinag-uutos nyo. Nandito na siya. Kailan ka pupunta dito? Sayaan nyo akong bahala. Babantayan ko siya mabuti. Gusto ko lang naman makaharap at makausap si Marimar. Titi ako kapag masolo ko sa amin. Mas magkakaintindihan kami. Sinsara ako. Seryo? Sino naman yung kausap mo? Chief. Kailangan mahanap natin agad si Bella. Kinakabahan ako ba may masama nang nangyayari sa kanya? Importante siguro huwag munang makalabas sa media ang pagkawala ni Miss Aldama. There's a big chance na kidnap or ransom to. Mayaman si Miss Aldama. Pag-iintirsan at pagkakaperahan ito ng mga kidnapper. Eh kung dapat ipaalam na natin agad sa media. Alam nyo, Chief, baka may mga tip na makuha tayo pag nalaman to ng mga tao. Hintay natin muna ang pagtawag ng mga kidnappers.
Kung talagang kidnap or ransom to, hindi matatapos ang araw nito, tatawag ang mga kidnappers for negotiation. Handa ka ba magbayan? Kahit magkano, mahanap lang natin si Belia. Si Atty. Saan na pala yung papeles? Kailangan ko pirmahan. Nagmamadali na ako. Kasi kailan natin nyo lang, aalis na naman kayo? Kailangan na ako si Kasuwin. Kaya kayo naman ang bahala rito. May kinalaman ba yan kay Marimar? Ano po, boss? Kailangan nyo pa mamalaman? Magbalik yun kaagad. Cry na. Saan siya napunta? Bakit dumagisi ka kanina? Wala na siya. Nagmamadali kasi siya. Ayaw na niya nga gisingon ka para magpaalam. My gosh, Pulgoso! Ano na kayang nangyayari kay Marimar? I mean, where could she be? Ewan ko, Fifi. Gusto ko nang lumabas ng bahay para hanapin mag-isa si Marimar eh. Malakas naman ang pangamoy ko. Tsaka memoryado ko naman ang amoy ni Marimar. May amoy si Marimar? Akala mo makakatapos ka. Relax ka lang. Hindi ka namin sasaktan. Kabilin-bilinan nga sa amin na halagaan kang mabuti. Bakit may mga mali dito? Pinagyari ba mo sa bakay, Mami? Wala. Wala. Pinagyari mo. Walang nangyari sa mami ni mo. Wala. Okay ang mami ni mo. I want to talk to her. I want to talk to her. Tawagan natin si Mami. Isita. Dili pwede eh. Dati amoy talangka. Ngayon amoy bulaklak na mamahalin, ha? Go, Pulgoso, my love. Hanapin mo si Marimar sa pamamagitan ng iyong great sense of smell. Yes! Ay, hindi pala pwede. Bakit? May sipon nga pala ako ngayon. Kala ko pa naman ikaw magiging hero. Palpak ka talaga. Kahit magsisigaw ka, walang makakarinig sa'yo, mapapaos ka lang. Mga hayop kayo! Wala nang ibang tao rito. Tayo lang tatlo! Wala akong pakialam! Ang pag-alusok dito, ang hayop kayo! Ang pag-asa mo na lang para makaalis dito, pagdating sir, kung kaawa ka niya. Tandaan mo, oras na makalabas. Ipakukulong kayo na ang abo niyo! Krasol? Ano nangyayari dito? Sir, gihanap niya ang mami niya. Ang gisabi na ako nga nag-alis, magbalik agad. Diba sir, magbalik yun? Nami-miss mo na ang mama mo, no? Saan ba talaga nagpunta si mami? Kailan siya mabalik? I want to be with her. Huwag ka mag-alala. Babalik na rin ang mami mo. Rosita, nangangako ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para makasama mo na ang mami mo. Huwag ka nang umiyak ka. Bahala. Gagawin ko ang lahat. Malabo yata mangyari.
Sa tansya ko, habang buhay ka na nakagapos dyan. Sayang kaya! Sayang! Babae mo ang tao, ulit-ulit na. Ano? Nagugutom ka na ba? Sayang! Bahala dyan! Walang hiya. Pinaghirapan ko ito tapos sisipain mo lang? Eh kung ikaw sinisipa ko! Si Ma'am Esperanza. Si Esperanza. Rodolfo, ano nang balita? Mawalang galang na. Sino ba ho sila? Esperanza Aldama. Tia ko ni Belia. Nag-iisang kamag-anak na. Bumalik ako galing sa Cebu. Mabalitaan ko yung mga nangyayari. Hindi ako nagugutom. Ayaw mo kumain. Diwan! Matigis na gutom! Oh, ano nangyari rito? Pagkain, hindi mo kinakain? Tama-tama, hindi pa ako kumakain eh. Kakainin ko to. Gumagabi na, wala pa rin tumatawag. Ganyan talaga ang mga style ng mga kidnappers. Tinatakot nila ang pamilya ng biktima para makuha nila ang demands nito. Pero habang tumatagal, lalo nalalagay sa alanganin ang pamangkin ko. Wala ko tayong magagawa kundi ang maghintay. Chief, bakit di niyo tignan ng ibang angulo? Baka naman hindi perang kailangan ng kumidnap. Baka hindi to case ng kidnap for ransom. Meron ba kayong alam na pwedeng kumidnap sa kanya? O meron kayong kilala na may masamang motibo para dukutin si Miss Aldama? Isang tao lang maaaring gumawa nito. Sino? Serio. Serio? Oo. Si Serio Santibanez. Si Sergio Santibanez ang kumidnap ni Belia. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Wala tayong ebidensya. Saka, si Rodolfo, alam na ako, dili yung magawa ni Sir Sirio eh. Kay mahal na mahal na niya si Ma'am Belia. Corazon, Tita Esperanza, maaaring hindi niyo ako paniwalaan ngayon, pero malakas ang kutob ko. Kinidnap ni Sergio si Belia dahil sa pag-ibig. Bakit ka ba nakikipagkaibigan sa Carlito na yon? Sabi sa akin ni Jericho, labas-pasok daw yung sa binangguan eh. Eh ano ngayon? Malakas mag-tip yun, no? Talaga? Pero friend, hindi ka ba natatakot? Guns kaya yun? Tsaka, ang dami-dami ng krimen na pinasangkutan nun. Monica, kaya ako nga siya gusto eh, dahil pareho kami. Pareho kaming walang konsensya. Para malaman natin ang mga natatandaan mo, eto, sagot mo ang form. Don't feel pressured. Just let your mind flow naturally. Ako na lang ang sasagot. Let's start. Name? Renato. Age? Di ba minsan ginawa niya na rin ito kay Crucita sa ospital? Po, pero idala niya dito sa balay ang bata. Wala kaya gikidnap eh. Sandali lang. Ano naman ang kinalaman dito ni Mr. Sergio Santibanez? Chief, si Sergio ang ama ni Cruzita. Dating karelasyon ni Belia. Ilang beses nang pinagtabuyan ni Belia si Sergio pero nangungulit to. Nanggugulo. Address? May asawa? Wala. Meron. Meron.
dalawa na naging asawa ko eh. Yung una, love ko namatay. Yung pangalawa. Identity, ha? Sa binti ng galit ko, ha? Kailangan mo akong lukuhin! May natatandaan ka. Si Carlito ang kailangan ko para matupad lahat ng plano ko. Siya ang kailangan ko para mabawi ko lahat ng nawala sa akin. Friend, ano naman yung pinaplano mo? Gagamitin ko si Carlito para makapaghigante ako kay Marimar. At pagsisisihan ni Marimar na kinalaban niya ako. Lagi kami tatalo. Lagi ko siyang sinasaktan. Kaya siguro hindi na niya ako hinahanap. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Minsan magkasama kami ni Bella sa opisina, sumugod si Serio. Serio, kinabuhan ko dito. Kamakailan hindi ko susunod sa akin. Nagbanta siya doon na hindi siya titigil hanggat hindi sila nagkakabalikan dalawa. Kahit saan ka ba magpunta, hanapin kita. Maribarang ko ako mahal mo. Akin ka lang! Akin ka lang! Hindi ba't may sinampang restriction order si Miss Aldama? Kay Serio Santibanez? Maniwala na lang kayo sa akin. Si Serio ang may kagagawa nito. Si Serio ang kumidnap kay Belia. Kung si Serio ay suspect, hindi natin siya pwedeng baliwalain. Hindi talaga ako makapaniwala na gagawin niya to. Nagpadukot sa akin? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawa ako ng paraan para mabawi ka. Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Pakawalan? Hindi! Diyan ka lang. Hindi ka makakaalis dito. Pakawalan niya mo. Hindi ka makakaalis dito. Akin ka lang. Gaya na sabi ko sa'yo, gagawin kong lahat para mabawi ka. Pakawalan mo ako dito! Magmakakawa ko sa'yo. Pakawalan mo ako. Sabihin mo sa akin, mahal mo ako. Sabihin mo! Mahal na mahal kita. Hanggang mahal pa rin kita. Pumayin na lang ako na ito. Pakawalan mo na ako! Lusensya, pakipanotary mo itong deed of sale na to. Seryo? Saan kayo nagpunta? Kanina pa kayo wala dito sa opisina. Kung saan-saan. Basta I need those documents ASAP, ha? Si Seryo? Nandito si Seryo. Siya'y nagpaduot sa akin. Ang hirap sa'yo, eh. Natutulog ng walang laman ay yung sikmura, kaya kung ano-anong napapanaginipan mo. Makawalan niyo na ako. Sabihin niyo sa amo mo, kahit magkano na ako magbayad, makawalan niyo na ako! Oh, paalis na naman kayo? Saan kayo pupunta? Teka,
natin ngayon, bakit ba natin gusto malaman kung saan ako pupunta? If you wanna know, I'm going to Marima. Hindi pera ang dahilan kung bakit ka nandito. Hindi pera, ano? Malalaman mo rin. Pagdating ni Sir, itanong mo sa kanya. Eh, hindi niya kayo kakausapin. Pagtatabuyan lang niya kayo. Kahit ano pang sabihin niya, kailangan pa rin niya akong harapin. Seryo, Santibanez? Sabi ko na nga ba't bibigay ka rin eh. Okay, mandali lang. Taka lang, wala akong sandali. O ba si Sergio Santibanez? Ako nga. Kailangan mo sumama sa amin sa presinto for questioning. Bakit? Anong ba kailangan niyo malaman sa akin? Gusto lang namin malaman kung may kinalaman ka sa pagkawala ni Miss Belia Aldama. Nawawala si Marimar? Wala si Marimar. Paano nangyari yun? Ang hinala namin, may kumilap na sa kanya. At ang pinagbibintangan niyo, si Sergio. Teka, baka maisahan mo ako eh. Iniimbitahan lang namin siya. Ang anak ko si Crucita, nasaan na? Ligtas po, bata. Mr. Santibanez, kailangan mo sumama sa amin. Tiga, sandali. Sige. Thank you.
Ikaw po na! Hello, Belia. Leaving so soon? Huwag mong sabihin na ikaw nagpadukot sa akin. Sabihin mo sa akin, Rodolfo. Ikaw ang nagpadukot sa akin! Yup. Ako nga, wala nang iba pa. Hayop ka! Hayop ka! Ha? Nasaan ka nung gabing mangyari yung krimen? Pagkasama kami nung abogado ko, nag-uusap kami dahil tinatanong ko sa kanya kung ano bang pwedeng gawin. Dahil si Marimar papunta Amerika, dadalhin niya anak ko si Crucita. Eh, hindi naman ako pumapayag. Inaamin mo na ayaw na makipagkita sa'yo ni Miss Aldama. Baka walang yamo, hayop ka! Ano ba ginagawa sa akin to, Rodolfo? Nagtatanong ka pa? Pagkatapos ng ginawa mong panluloko sa akin, hindi mo tatanggapin ko na ng ganun-ganun na lang yun? Rodolfo, akala ko ba naiintindihan mo ako? Ha? Sino na makakaintindi sa ginawa mo? Belia, pinaasa mo ako! Umasa ako! Niloko mo ako! Ginawa mo ako mukhang tanga! Yes! In fact, may restraining order pa nga ako eh. Hindi ako pwede lumapit sa kanya. Ni kahit sa gate niya, hindi ako pwede makapasok. Kahit may restraining order ka, patuloy mo pa rin siyang pinupuntahan sa bahay at sa opisina niya. Sir, magulo talaga ang relasyon namin. Kahit paliwanag ko pa sa inyo, hindi niyo maiintindihan. Pero sigurado dyan, eh, mahal ko siya. Hindi ko magagawa sa kanya yun. Ala ko pa naman, alilustan ko na lahat ng problema ko pagkatapos tayo ikasal. Anong problema sinasabi mo? Mahirap sa'yo eh. Tatanga-tanga ka. Hindi mo ba alam kaya kita pakakasalan dahil sa pera mo? Ano bang malaking problema yung sinasabi mo? Mr. San Juanes, I'm giving you enough time to settle all your debts. Dahil kung hindi, mapipilitan kami isara ang negosyo ninyo or ididimanda namin kayo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sa akin pinagkatiwala ng papa ko ang business namin. Kapag nalaman niya to, he will disown me. Gago ka eh. Kaya ito na ang kabayaran sa lahat ng panggagago mo sa akin. Tatlo lang gwardiya dun sa bahay na yun. Kung kailan lasunin mo yung mga hayop na yung lasunin mo, wala dapat makahuli sa'yo. Hindi ka dapat malpak. Sir, kapag nadukot ko na siya, anong gagawin ko sa kanya? Dali mo dito. Hanggapos niya. Ngayong hawak na kita, wala ka nang magagawa. You are at my mercy. Pero maglalaro tayo ng game. Lahat ng gusto ko, gagawin ko. At lahat ng sasabihin ko, gagawin mo. Baka dahil obsessed ka kay Miss Aldama, nakakagawa ka ng mga bagay na nakakadulot sa kanya na maaaring kapahamak niya. Hindi ko siya kinidnap, okay? Ngayon, kung ayaw niyo maniwala sa akin, tanungin niyo yung abogado ko. Saan kasama ko buong gabi kung sinasabi niyo kinidnap si Marimar? Napaka walang gamot ka! Hayop ka! Hayop mo talaga, Rodolfo! Ah! Ang ingay-ingay mo eh! Ang tahimahimik dito sa lugar na to! Tingnan mo! Nag-iingay ka! Boss, paano nakatagas to? Paano? Dahil tatanga-tanga ka! Kung akala mo matatagapay ka, Rodolfo, nagkakamali ka. Dahil oras na makawala ako dito, ipapahuli kita sa mga pulis! Tandaan mo yan! Baka hayop po! Ah! On the contrary, my dear. Tawal mo ako! Katulong ako ng mga pulis sa paghahanap sa'yo. Bentang-benta sa kailangang pagiging concerned friend ko. At alam mo ba, kung sinong
na naghihinalaan nila. Serio. Ano, didetain niyo pa ba ako rito? O ano, kasi kung wala na kayong tanong, baka pwede na ako umalis. Kesa kinukulit niyo ako dito, di sana inahanap niyo na si Marimar. Sa mga sandaling ito, iniimbestigahan ngayon si Serio.